Ito na lang, sino gusto mo makalaban ni Pacquiao? Total na, kay Pacquiao na tayo eh. Wag mo na si Crawford daw dahil Powcast Sports. Ko bakit. Mas sino na lang magusto makalaban ni Pacquiao? Well, kung titinan mo talaga yung mga anunsyo lately, baka dalawang laban na lang daw si Manny Pacquiao. Ang alam ko talagang gustong-gusto niya, Floyd Mayweather Jr. Sapagkat nag-aliti siya doon sa nangyari nung una eh. Pero alam mo si Mayweather, urong sulong yan para sa akin. Right now, ang nakikita ko kung talagang gusto niya, yung Thurman, kalimutan na natin yun. Tapos na siya eh. Pag kay Pacquiao, pag ganyan, kasing galing ka ni Manny Pacquiao, you only get one shot at Pacquiao. Yeah. Ano ka, swerte? Makaka-rematch ka sa akin? No way, I'm Manny Pacquiao. Iba na ako. Crawford, I think, will still be a good match for Manny Pacquiao. They've been underestimating Manny Pacquiao. They've been saying, Pacquiao is old, 40 na, mabagal na, and everything. And yet, he still beats Thurman. Diba? So people say he's gonna be an underdog against Crawford. But Crawford has not really faced anyone. I mean, magaling ang estilo. Pero, yung mga sabi nga ni Thurman, wala ka naman nakakalaman magtitidoy. Errol Spence, hindi mo pa rin nakakalaban. Hindi ba? Sabi nga ni Thurman, sinong natalo mo na medyo recognizable? Sabi ni Thurman mismo. So, I think, maganda pa rin yung Crawford kung hindi magagawa yung laban kay Floyd Mayweather Jr. Because yung Thurman, tapos na yan. That is finished business. Pero yung Crawford, naiintriga ako sa laban na yon. And I think he will be an underdog. Pero para sa akin, si Pacquiao, with what he showed in the Thurman fight, mahirap i-underestimate ang kahit na 40 anyos na Manny Pacquiao. So I'd like to see, right now, Terence Crawford is a good fight. Kasi palagi ko yung Floyd Mayweather, mukhang hindi ko alam kung parang takot pa rin yung Mayweather kay Pacquiao eh. Kasi takot siyang makakalaban na healthy na si Pacquiao eh. Ano? So hindi ko maintindihan. He always says na I can easily beat Manny. Pero ayaw naman po naman ng kontrata. Ano? So yeah, ako, between Thurman and Crawford, yes, let's go for Crawford. And I think Manny Pacquiao is all too willing for the right price to fight Terence Crawford. Okay. Yeah, very good answer. Very concise. Again, no need for follow-up. At para mapagbigyan natin yung ibang mga fans, ano na lang, magtatanong na lang ako, hindi na ako magpa-follow-up. Sir, sabi ni Kanto Bakbakan, huling mensahe po para sa mga batang boksingero, especially sa ala boxers, at pati na rin sa lahat ng mga boxing fans. Well, wag po tayo mawala ng pag-asa. Ito pong nangyari sa ALA Boxing Promotions. Yan po ay nangyayari ngayon sa lahat ng mga businesses sa buong mundo. Pero sabi nga po natin, ang boksingerong Pilipino, kahit maalog mo yan, mapaluhod mo, yan ay tatayo at lalaban hanggang sa huling kampana, hanggang sa huling round. So para sa mga boksingero ng ALA at sa mga boksingero rin, kahit ALA ka, saan man, saan ka man galing, ikay Pilipinong boksingero, ano, you carry the Philippine flag, not the promotional banner. Ano? Gayon pa namang nasa middle tayo ng pandemic, kailangan po natin ang traits ng isang boksingero as we go through this coronavirus. We need the heart of a fighter. We need the resiliency of a Filipino boxer. Kailangan natin ang tatag ng isang Filipino boxer. We have to inherit the traits of the Filipino boxer. So para sa akin, sa mga boksingero dyan, huwag po tayong mawala ng pag-asa. Tuloy lang ang stay in shape. Stay in shape because the moment this is over, naghihintay na po ang mga laban para sa inyo. At narito kami, ako kasama si Pau, para i-monitor ang inyong progress. Ika nga, tuloy ang laban. Ayos. Thank you. Yes, nandito lang. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell.